Update muna tayo ngayon dito sa Marinduque. Hey, what's up mga chong? Nandito dito si Berhi Leva para gumawa ng simple video. So, magiging topic natin for today mga chong ay mag-a-update ako ngayon mga chong sa nangyari dito sa Marinduque. Dahil mga chong ay nakalipas na yung tinatawag nating Bagyong Tisoy. Ano? So, nakita naman ninyo mga chong yung aking video na sumugo tayo sa bagyo and then bridyon ko kahit papano, kahit sobrang lakas at yung talaga nag-aanoan yung mga yero na ganilipara, talagang binidyoan pa natin mga chong. Ano? Kita naman ninyo. Swapit mo ko sa sampayan namin, di ba? Ayun, so mga sa mga hindi nakakapansin na bakit ako lagi nakakapag-upload ng video. Trivia lang mga chong. Meron kaming generator sa baba. Kumbaga, tuwing gabi kami mga chong ay binubuksan namin generator para makapag-charge and then makapag-charge yung iba nating mga kaibigan dito. Ayun. So, update lang tayo mga chong. Ayun, naglibot-libot din ako mga chong dito ah. Ayun, nakikita niyo mga chong. Yan lang naman ang apekto ng kadalasan niya, no? Yan kasi garahihan niya, nasa baba natin, ayan. And then ito, yan mga puno. Yan, parang nakalbo, di ba mga chong? Naglibot-libot naman ako. So, nakita ko naman mga chong, hindi naman gaano ka-severe naman yung damage dito sa Marinduque. Kasi yung pansin ko doon sa bagyo na yun is, mataas yung hangin, hindi man katulad yung rimig na talaga mababa yung hangin mga chong. So, ayun, ipapakita ko sa inyo mga chong yung mga nadaanan ko kasi nag-ikot-ikot ako. Papakita ko sa inyo mga chong yung mga damage na bahay. So ito papakita ko na sa inyo. Mga chong ay napakita ko na sa inyo yung clip ng mga nadaanan ko may mga damage and then naglibot-libot din ako sa loob. Kadalasan mga chong is mga tumbang saging lang naman, tumbang saging at yung iba mga naanong mga nyog. Yung alam mga das na nangyari kasi mataas nga yung hangin. So thankful tayo mga chong. And then yung iba na damage lang naman yung bahay dahil yung mga puno ay bumagsak doon lang naman. Pero may mga bahay din na nasira dahil go doon sa hindi masyado natin na na-prepare yung bahay natin. Lalo't yung mga maliliit and then yung mga yari lang sa kahoy. So yun ang madalas ang mga nasira. Doon lang naman nangyari. So yun, napapansin ko, wala naman yung mga nasugata, nasaktan, o minamatay, ganun. May nabalitaan kong minamatay daw and then, siguro isa lang yun. Balita ko lang. Pero hindi ko rin alam na kung totoo rin di. Ang balita daw is nabagsakan daw ng nyog. O yan, kung totoo man yun is, condolence po sa inyo. Nalulungkot naman po ako dahil gawa dun sana may nasaktan sa ating mga kababayan. So kung totoo man yun, sana alam na ninyo yun. Ayoko na pag-usapan pagdating sa usapan na ganyan, diba? Yun lang gusto ko naman pagkasa yung update. Lahat tayo dito is safe na safe mga chong. Safe na safe mga chong. Yan, talagang pinag-prepare natin ang bagyo bago dumating, diba? As in yung mga bago dumating yan doon sa likasan. Doon sa evacuation center. Talagang safe na safe. Talagang handang-handa. Ang ganda ngayon ng takbo ngayon mga chong na. So, bigyan natin ng palakpak dyan. Yung mga namumuno sa atin na yan. Yan ang gusto ko. Yung tamang servisyo talaga mga chong. Hindi lang naman para yung ginagawa nila. Isa halimbawa, kinakagalitan tayo. Dahil gusto natin evacuate agad tayo. Hindi lang para sa kanila. Para sa din sa atin yan. Para sa mga gusto nila. May ligtas yung buhay nila. Trabaho na nila. And then, magaan pa sa loob nila once na yung kanilang trabaho is naging successful, diba? So, ang gawin natin mga chong is always tulong-tulong lang tayo mga chong, ano, yun. Ayan, sa mga may mga, halimbawa, yung severe na damage dito, pwede naman po tayo bigyan natin sila ng mga kahit ano na pwede natin may tulong sa nila. Ano, kumbaga makikita tayo dito mga chong, hashtag bangon Marinduque lang tayo mga chong. Kaya ulit natin, hashtag bangon Marinduque, laban lang. Ayan. Ito pa, itong malapit na magiging topic natin for today. Ito yun, papakita ko sa inyo. Pag-uusapan natin. Mga chong, napag-usapan na natin about sa update dito sa Marinduque. Pero ito ang ano natin na usapan natin. Ano ba ang pinakamahirap dito ngayon? Yung sitwasyon namin ngayon dito sa Marinduque. Alam niyo kung ano yun, ha? Ito yan eh. Number one. Wala tayong kuryente. May generator man ikaw, gagastos ka pa sa gas. My God, yun ang mahirap dyan. Yan, number one, kuryente. And then, pag walang kuryente, wala din tubig. Pag walang tubig, walang panghugas, walang panligot, walang pang-iwang. Ito ngayon naman, walang pang-iwang, walang pang-pambuhos. What? So, yun ang my God.
Di ba ang hirap mga chok? Number 3 ha? Number 3. Siyempre, pagpupunta tayo sa mga bayan natin, sa mga store ha, tataas ang bilihin kasi alam mo naman yung mga nagdi-deliver, ano talaga tawag din. Basta alam na ninyo, malang bilihin kapag ano, kapag alam mo pagkatapos ng bagyo, ano, and then maglilinis ka pa. Yun ang may, maglilinis ka, my God. Lanti sa'yo, yun ang may makikibuloy mga tiyongay. Huw! Kibuloy, kala ko ba kaya mo tumigil ng ano, kibuloy, magpagpatigil ng mga dilubyo. Pa hindi mo napatigil yung bagyo, andyan na. Dapat isama mo rin yung anak, si Skastakli, di ba? Yo, tap na, oh. Skastakli, ko naman. Tap na. Oh, di ba? Hindi na, tapos kayo mag-amaw, mga walang kwenta, my God, ayan. Ayun, ang inang mahirap talaga mga tiyong, walang kuryente, malang pagkain, maglilinis ka pa. Siyempre, tapos yung mahirap, siya yung mga nilipad yung damit. Oh my God, yun, mga nilipad ang damit. As in, whew, yun lang kasi ito yung experience ko ngayon. Pag ikaw yung ano, pag, tag dun, magliligo, kailangan ka pa mag-igib ng tubig. Sa mga ano, maswerte yung may mga bumba dyan. Ako kasi nagkikibumba lao doon, kinabaho. Doon, kinabaho, may mga bumba doon, may bumba. Kumbaga, unlimited ng ano, tubig. Talagang mga bumba lang sila, may mga pangalagay, mga panghugas, panligo, etc. etc. Yan ang maganda doon, ano, diba? Pag may mga bumba. Yan! Big shout out sa inyo sa may mga bumba dyan! Ayan. So yun mga tiyongay, wala lang, nag-epal-epal muna ako sa ngayon. Pero at least yung update natin sa Marinduque is yung mga damage is wala naman nangyari masama sa atin, diba? Okay naman yun, okay. Thumbs up tayo dyan, palakpakan ulit natin yung gobyerno natin na talagang, ayun. Talaga naging prepared din sa mga bagyo. Sana sa mga darating na bagyo is ganito always mangyari. Yung tipo na okay ang lahat, diba? Para walang masabi yung ibang mga bashers, yung mga tao na makikitid ang utak. Diba? O ayan, dito ko natin natapos yung update video natin. Dito sa bagyong Awan, Tisoy, Tisay, Awan, Pangkalansay, o ayan. Basta kung gusto nyo ma-update sa akin, abangan ninyo mga tiyong, magkakaroon ulit tayo ng mga malulupit na vlog pagkatapos ito, pag magka-quarantine na. Kumbaga maging, magkaroon ulit tayo regular life dito sa Marinduque, pag naayos ang lahat. Ano? Basta huwag nyo kalimutan i-like, i-share, and subscribe ang aking channel, Berhil Vlog TV. So, dito ko na tinatapos ang ating episode, and we're off! Hashtag Bangon Marinduque!